Mga brothers, welcome back sa ating motorcycle canvas. Ngayong episode, dahil mid-year na 2024, aalamin natin ang presyuhan ng mga motorsiklo kada brand. Pero syempre, uunahin muna natin ang hawak nating brand. Ito nga yung FKN Motorcycle Philippines. So nandito tayo sa warehouse ngayon. I-check natin isa-isa kung magkano na ang presyo nila. Kung may nabago ba o ganun pa rin. Kaya mga brothers, let's go! Sa go! Alright mga brothers, unahin na natin sa ating listahan itong bagong compact scooter ng FKM, no? So ito nga yung LTS125, no? May features nga pala ito ng LED lights pagdating sa kanyang lighting system, naka front disc brake, tubeless sa mga goma, and of course naka digital meter ito, merong floorboard na malapad para makapagkarga kayo, under seat compartment. At syempre meron itong 125cc na makina na good for city ride and also for the long ride. Alright, so ngayong mid-year mga brothers, meron itong cash price na 67,900 pesos. And take note mga brothers, mababago po ang presyuhan ng FKN motorcycle without prior notice. Okay, so may kulay ito na red dito and then gloss blue naman. Okay. Okay mga brothers, kung looking naman kayo sa mga classic o modern classic Italian style scooter, aba, meron din mau-offer sa inyo ang FKN Motorcycle Philippines. Wala iba mga brothers kundi ang Lavi 150, no? Tignan nyo naman, medyo malaki ang size nito sa pagiging classic scooter o classic Italian scooter niya. Gustong-gusto ko to, lalo na yung chrome accent niya rito. So mga brothers, may features nga pala ito na naka-fuel injected siya. Alright, and then naka-disc brake ang harap nito at syempre ang likurang gulong din. Ang gusto ko pa rito, naka-dual sports yung gulong niya. So kung dadaan nyo sa off-road, kahit papano, lalaban yung motorsiklo. Meron tayong comfortable seats dito and quality upholstery. Okay, of course, meron itong 150cc na makina. Sa presyo, meron nga pala itong cash price ngayon na 86,900 pesos. Alright, pangatlo naman sa ating listahan, ito nga bagong nilabas nila na Maxi Scoot. Ito nga yung MTX150 na galing sa QJ Motors. Alright, so may collaboration na scooter po ang FKM at saka QJ Motors, no? Dito sa MTX150, isa itong napaka-solid na motorsiklo. Hybrid po ito, so ibig sabihin meron siyang hybrid assistant features na tumutulong sa 0 to 3 seconds na arangkada. Naka-projector lamp yan mga brothers, merong mataas na windshield, no? Naka-ABS ito, dual channel, syempre disc brake harap at disc brake yung likod. And then meron din itong traction control, naka-naked handlebars, nandito ang ating fuel tank sa gitna. At may komportabling seats, no? So siguradong napaka-solid din itong tumakbo sa kalye dahil sa kanya mga advanced features. And of course, nakakilos ito mga brothers, alright? So ngayong mid-year mga brothers, may cash price pala ito na 139,000 pesos lang mga brothers. Mapapasayo na itong MTX150 ng FKM. Okay mga brothers, kung looking ka naman sa sports scooter or performance scooter, ang may offer nila sa'yo itong Fyro 175. Alright, isa ito sa malakas o I think ito ata yung may matorky na scooter ng FKN Motorcycle ngayon, itong Fyro 175. Naka LED ang lighting system nito mga brothers. Ayan o, tingnan nyo. Yan ang features niya, projector lamp pa nga, no? Naka-disc brake ang halap at disc brake din yung likod. And then, ito ay naka-digital meter na rin. And also, men, dito ang kanyang fuel button and also seat button. Siyempre, yung tank position niya nandito na rin sa center ng floorboard para balancing-balance ang bigat ng e-scooter. Napakagandang scooter nito. Nagkaroon na tayo ng full review, walk-around review, test ride review, no? Nakapak-solid nito. Nang gamit ko to, talagang adrenaline. Ang appeals mo, adrenaline rush, ay kang nga. So ngayong mid-year, meron pala itong presyo mga brothers na 89,800 pesos. Alright? Okay, dumako naman tayo sa iconic adventure scooter ng FKM. Ito nga yung Venture 150 Standard Edition. Alright? So ito na siya mga brothers.
No, features nga pala nito na naka LED ang kanyang mga ilaw, especially dito sa harap naka-projector lamp yan with daytime running lights. Adjustable ang windscreen natin. Of course, naka-disc brake ang harap at disc brake yung likod, at syempre may features na rin yan ng dual channel ABS, no? Naka-gas chamber ang ating suspension dito. At syempre meron tayo dito malaking capacity ng kanyang tangke na nandito sa gitna para sa kanyang balancing pagtakbo sa daan. Naka TFT display na rin to, mga brothers, at also merong lug compartment, USB charging port, naka naked ang handlebars, at meron itong comfortable seats at malaking under seat compartment. Alright, so ngayon, mga brothers, ngayong mid-year meron itong cash price na 143,000 pesos. So ngayon naman, mga brothers, ang upgrade version ng Venture ADB 150, ito naman yung Venture ADB Ultimate Edition. So ang kagandahan dito, meron na siyang traction control and hybrid assist features. Ayan po, no, na tumutulong ng 0 to 3 seconds sa arangkada ang kanyang electric motor. Naka 4 valve na pala ito, hindi ko na mention. At meron itong provision para lagyan ng top box. Alright, so meron itong USB charging port, naka TFT display na rin yan. Of course, LED ang kanyang ilaw, projector lamp ang headlight nito, disc brake harap at likod. Of course, kargado na rin yan ng dual channel ABS. Naka 150cc na makina, mga brothers, na liquid cooled, and of course, naka fuel injected na rin ito. So ngayong July, meron itong cash price na 166,000 pesos, no? So napakasulit po, at magkakaroon na kayo ng isang adventure scooter na fully loaded sa features. Okay, ang kaka-launch lang na bagong adventure scooter, mga brothers, ng FKM, eto nga yung Venture ADB 180, mga brothers. So mas astig ito, mga brothers, dahil meron na rin itong front facing camera katulad dun sa Venture Ultimate Edition nila, at meron itong adjustable windscreen. Ang pinaka highlights ng features ng motor ay naka spoke wheel po ito na pwede nyong idaan sa on-road at off-road, at naka tubeless na tire. Of course, naka dual sports yan. Disc brake ang harap na merong ABS. Of course, disc brake din yung likod na merong ABS at traction control na rin for the safety. Naka full LED po ang lighting system ng motor, provision para lagyan ng top box, no, 180cc na makina na fuel injected na liquid cooled. Okay, so hindi kayo mabibitin dyan. Nandito rin ang gas tank sa floorboard para balanse. Naka wireless key, no, optional yung susi nya, pwede nyo rin susian dito kung gusto nyo rin, pero mostly o most of the time i-remote nyo po yan para ma-start yung motor. So abangan nyo po ang ating long ride review para sa motor na ito. Pero ngayon nga, mid-year, meron siyang price tag na 168,000 pesos. Sunod naman ang ating paboritong model sa FKM. Ito nga yung modern classic scrambler bike, no, the Victorino 250i na merong B-twin engine. Yan po yung pinaka-highlights ng motor na ito. Naka B-twin po na 250cc ang kanyang makina. And of course, tignan nyo naman yung exhaust, no, napaka-solid ng kanyang pagkaka-stainless. Bagong style nga pala ang gulong nito, mga brothers. Ayan, pakita ko sa inyo. Dati naka-CST siya na dual sports. Ngayon parang more on ano siya, off-road na gulong, no? Branded bike by Yongxing. Alright, so I think mas solid to pag tumakbo sa lupa. Naka LED po ang taillight nito, tapos saka halogen lamp naman ang kanyang headlight. Digital analog ang kanyang meter panel rito, which is good para mag-stand out pa rin ang pagiging classic. Naka front telescopic fork. At syempre, naka monoshock naman ang likuran natin dito. So ngayon, mga brothers, may available nga pala ito ng color na ito, dark gray, and then light silver, and then yung kanilang blue-green. Hindi ako nagkakamali. O, correct nyo na lang ko kung anong klaseng kulay ito, mga brothers. Ayan. So, tatlo na po yung kanilang color scheme pagdating dito sa Victorino. At may cash price ito, mga brothers, ngayon taon na 158,000 pesos. So, for the price range niya, meron na kayong isang B-twin engine na 250cc na makina. So, hindi kayo mabibitin sa power niya. Napakalakas yan. Kasi ako, yan ang gamit ko ngayon. Yan ang service ko ngayon. At ginagawa ko ng promotion video, napaka-solid. Alright? Okay, mga brothers, on the wheels, dumako naman tayo dito sa kanilang truck-ready na sports bike. Ito nga yung 3GP na 300cc. So, highlight sa motor nito, mga brothers, ang kanyang
pro arm o kanyang swing arm na goods para sa isang racetrack or sikit, o also yung kanyang cornering performance, syempre napakaganda dahil naka single sided swing arm ka. Naka disc brake yung likod at disc brake yung harap nito mga brothers, na merong dual channel ABS. Alright, so meron itong I think malaking tangke nito. Not sure kung kalimutan ko ilang size din, naka digital meter ang kanyang panel dito syempre, at meron itong racing style na fairings. Yeah, kita nyo naman yung kulay nyan. And of course meron itong dalawang version mga brothers. Yung standard version is may presyo na 158,000 pesos, samantalang ito naman nasa harapan nating modified version ay may presyo na 168,000 pesos. For the price niya mga brothers, meron ka ng track ready o race bike na pwedeng gamitin sa circuit, no? Kung mag-i-start ka o kaya gusto mo maglaro sa mga track bike, and also kung gusto mo ring makadaan sa mga daanan dito sa kalsada sa Pilipinas, eh maganda po itong starting ang 3GP ng FKM. Okay, so yung modified version may cash price naman siya na 168,000. Ito ngayon nasa harapan natin na naka carbon fiber yung kanyang rear fender dito, and of course meron na dagdag dito na parang handguard. Alright, so nakikita natin madalas sa mga motorcycle racing event, sa mga MotoGP. Okay, alright, sunod naman natin ang pinaka affordable na parallel twin engine o affordable big bikes ng FKM. Ito nga yung Palcom X400, no? Sa pagiging highway legal nito ay meron itong features na digital o TFT display dito, no, sa kanya meter panel. Of course meron din itong front facing camera, at alam ko meron din itong likod eh. Ah, wala na pala, front facing lang pala. Naka 17 inches ang kanyang tire size dito, tapos dual channel ABS ang kanyang features mga brothers. Of course naka LED ang ating lamp dito, magmula sa headlight papuntang taillight. Alright, at ang nakita ko rito nga pinaka highlights dito sa kulay na to, yung kanyang mags, yellow green po yan. At by the way, ito yung pinaka paborito kong kulay na ngayon dito sa Palcom 400. Okay, so ngayong mid-year mga brothers, may cash price pala ito na 208,000 pesos. So mabibili nyo na po. So for the price niya is magkakaroon na kayo ng highway legal na twin cylinder o parallel twin cylinder na motorsiklo, at syempre mapapasok nyo pa yan sa highway dito sa Pilipinas. Alright, ito abangan nyo mga brothers. I guess magiging available ata ito by September, no? Hindi ako nagkakamali. Ang bagong labas na modern classic cruiser bike ng FKM, ito ngayong Glider 500. Okay, so naka 500cc ito na dual overhead cam. Alright, and then meron siyang dual disc brake sa harap at single disc brake sa likod. Naka ABS, traction control, TFT display, mababang seat height dahil syempre cruiser bike ito. At kakaibang forma, no, pagdating sa kanyang pagiging modern. And of course, mabibili niyo lang ito sa presyo niya na 298,000 pesos for the 500cc twin parallel na makina. At syempre, pag mag-order na kayo, mag-pre-order na kayo, meron po yung 20,000 cash discount, no? Lalo na kung order kayo sa akin. So magiging 278,000 pesos na lang po ang kanyang cash price. Okay mga brothers, panghuli naman natin ang ilalabas din nila sa Burmans, itong kanilang Maxi Scoot na Sleek 400, isang highway legal na Maxi Scooter. Napakalaki ng kaha niya mga brothers, no? I can tell na talagang ito, 400cc na Maxi Scoot. Naka ano to mga brothers, dual channel ABS, disc brake at harap at likod, combination ng digital and analog ang kanyang meter panel. Naka wireless key na rin, syempre with remote din yan. Malaking seats, malaking under seat compartment, provision sa top box, at naka LED ang kanyang lightning system mga brothers. So ngayon mga brothers, may cash price pala ito na 288,000 pesos. Pero sabi ko nga, kung magpi-pre-order na kayo sa akin, eh meron itong discount na 20,000 pesos. So 268,000 pesos na lang ito makukuha once na nilabas na ito, I guess sa month ng September or October. Alright, so mga brothers, nakita nyo na nga at nalaman nyo po ang presyuhan ngayon ng FKN Motorcycle ngayong mid-year 2024. At syempre mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo ang ating episode. At syempre, i-comment nyo na rin kung ano ba yung mga gusto nyong motorsiklo sa hanay ng FKN Motorcycle. Okay, so mga brothers, sa kanyang down payment and terms,
Hindi ko po yan masasabi kasi kada dealers po, iba-iba po yung kanilang financing. So iba-iba po yung presyo. So mga brothers, kung interested po kayo, pwede po kayo mag-PM sa ating Facebook page. I-PM nyo lang po yung inyong full name, cellphone number, location, and also yung model na unit ng gusto yung FKN. At ilalapit ko po yan sa marketing para i-assist kayo kung saan po kayong malapit na dealers. At sila po ang magsasabi sa inyo ng presyo sa down payment and also for the monthly na price and rebate, okay? At syempre yung mga requirements, i-discuss na rin nila sa inyo. So mga brothers, maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating episode. At syempre, advokasyo ko po na magkaroon kayo ng hinahangad at pinapangarap nyong motorsiklo dito sa brand ng FKN. So mga brothers, maraming salamat. Ride safe and cheers! Because FKN, confident in every ride.